Okay, it's 11:19 PM Antipolo, Pilipinas time. Guys, okay, rekta tayo dun sa pag-uusapan natin. Makikita nyo dun sa mga comment section ko, lalo na kapag ang topic natin is Colonel Busita, meron dyan mangilan-ngilan na anti-Colonel Busita. So, pinili ko yung mga words na ginamit nila regarding about Colonel Busita. So, isa-isahin natin yun at papangatwiranan ko bakit mali sila sa sinasabi nila regarding about Colonel Busita. Unang-unang word na nakita ko, consentidor. Si Colonel Busita daw ay consentidor sa mga rider. So, papangatwiranan ko yan. Masasabi mo ba na ang isang Colonel Busita ay consentidor kung ang mga sinasagip niya sa perwisyo ay yung mga rider na hinuhuli ng mga enforcer na mali naman ang huli? Yun ba yung definition mo sa pagiging consentidor? Sige nga, wala din akong nakitang video niya na sumagip siya ng rider na ang tama naman yung huli sa rider pero inarbor niya doon sa enforcer. Wala akong nakitang ganon. Nakikialam sa trabaho ng iba. Pakialamero. So, si Colonel Busita daw, pakialamero. Isa din siya doon sa mga mamamayan na nagbabayad ng tax na alam yung tamang batas, alam yung tamang huli. So, isipin nyo na lang guys, kung walang Colonel Busita na makikialam dyan, di ba? Kung walang Colonel Busita na makikialam dyan, sino pa ang magpopulis dun sa mga enforcer na abusado na huli lang ng huli kahit mali naman yung huli, di ba? So tawagin nyo ng pakialamero yung tao, pero kailangan ng riders community yun. Kailangan ng mamamayan yan eh, para maging balanse yung mga enforcer natin. Kung hindi, kung walang Colonel Busita, walang pangingilagan yan. Huli dito, huli dyan, bahala ka. Kahit mali huli ko, mag-contest ka na lang doon. Di ba? Opportunista! Yun yung pangatlong word na nakikita niya, na nakita ko sa comment section ko. Siguro ang sinasabi nila na opportunista si Colonel Busita is yung sinasabi nilang ginagamit ang rider community ni Colonel Busita. So, kung makikita mo, parang baliktad eh. Parang si Colonel Busita ang ginagamit ng riding community para iligtas dun sa mga maling huli ng enforcer or dun sa mga maling pagpapatupad ng batas. Di ba? Parang baliktad. Ang nagagamit niya yon si Colonel Busita kasi humihingi ng saklolo kaming mga riding community, kaming mga riders sa kanya para hindi kami maperwisyo ng mga maling huli ng mga enforcer. Tama ba ko o mali kayo? Naghahangad din ng posisyon sa gobyerno. Ano ngayon? Lahat naman tayo, basta nakagraduate ka, marunong ka magbasa, marunong ka magsulat, pwede kang tumakbo as official ng gobyerno. Kung manalo ka, di okay, tumulong ka sa bayan. Di ba? Sa ngayon, sa nakikita natin, wala namang mali. Walang nakikitang kamalian doon sa mga ginagawa ni Colonel Busita. Bakit pipigilan natin na mangampanya yan kung sakali? Di ba? Actually, hindi nga eh. Wala siyang plano eh. Kaya nga kami nandito eh. Kaya nga namin siya pinupush na tumakbo para magkaroon ng posisyon at nang sa ganon, mas tumindi yung boses ng mga riding community. Di ba? So kasi ang riding community ngayon, ang pinakamaliit na tao sa kalsada is ang mga riders. Biruin nyo na lang, sa checkpoint na lang, di ba? Ako, nagdadrive ako. Sasakyan ko, dinadrive ko. Makikita ko yung mga motor nandiyan sa gilid. Ipon-ipon na. Isa-isang chinecheck yung lisensya. Isa-isang chinecheck yung papeles ng motor. Wala akong problema dyan. Okay? Pero ang sa akin lang, ako, nagdadrive ako ng sasakyan ko, ano ang pinagkaiba ko sa kanila? Pwedeng ako ang gumawa ng mali, pwedeng ako ang nang hold up dun sa kabilang bangko sa kabila, di ba? Pero bakit ang mga motor lang ang naka-checkpoint dito? Di ba? Pwedeng kami yung mga hold upper na nasa loob ng SUV, pero tuloy-tuloy lang kami. Titingnan lang ganun, wala na, di ba? Pwedeng yung dinadrive kong sasakyan, carnap. So, bakit yung riders lang ang nandito sa tabi at unti-unti iniisa-isa doon sa checkpoint? Di ba? Kaya, kailangan talaga
ng Colonel Busita na maupo sa posisyon para maging fair lahat. Yun yun. Kaya gusto namin siyang maupo. Epal. Okay? Yung Colonel Busita nyo, epal yan eh. So, epal na akong epal. Pero mali nga yung ginagawa ng ibang mga enforcer eh. Kailangan niya talagang umepal. Biruin nyo ah. Eto, narinig ko mismo kay Colonel Busita, which is, ang sarap sa pandinig ko. Dapat nga mahiya sila eh. Kasi ako, retired na. Pero kailangan pa magtrabaho. Di ba? So, courtesy to dun sa interview ni Models of Manila. Di ba? Ako, wow! Ang ganda ng sagot niya eh. So, ako nga eh, retired na eh. Dapat mahiya sila. Retired na ako, pero kailangan ko pa ding magtrabaho para maging maayos lang yung tamang pagpapatupad ng batas. O, di ba? Colonel Busita lang ang nakaisip nung ganong sagot. Ang lupit eh. Nagulat ako eh. So, epal na akong epal, pero kailangan maging tama ang pagpapatupad ng batas eh. Sa ngayon, sino ang nakikita nyong gumaganap na nang ganon sa riding community? Wala, di ba? Colonel Busita lang. So, yun lang guys. Inisa-isa ko lang, pinangatwiranan ko lang. Siguro, dahil masyado lang ang pro Busita, kaya ako nasasabi to. Pero, comment down below nyo kung mali ako, walang problema. Pero, etong mga nilista kong sinasabi nila na bad image ni Colonel Busita, para sa akin, hindi. Kumbaga, eto, all of this is positive. Consentidor, hindi mo masasabing consentidor yung tao. Walang inarbor na tamang huli na rider dun sa mga enforcer. Nakikialam sa trabaho, kailangan niyang pakialaman eh. Diba? Para maipatupad yung tamang batas. Oportunista, baliktad. Siya ang nagagamit ng riding community para magpasagip sa perwisyong magiging dulot nung maling huli ng enforcer. Naghahangad din ng posisyon, wala kaming problema dyan. Gusto namin na maupo si Colonel Busita. Subalit, siya is wala pang plano. Kaya kami nandito, pinupush namin siya. Epal, kailangan umepal, uulitin ko, para sa tamang pagpapatupad ng batas. At walang naaargabyadong 4-wheel driver, bus driver, taxi driver, rider dyan, 2-wheels, motorcycle, or kahit na ano pa. Ang gusto lang ni Colonel Busita, tamang pagpapatupad ng batas. Kung mali ka at isa kang rider, ipapahuli ka niya at ipapatikita ka niya. Ganun lang yon guys. Sabado na mamaya, bukas ng Linggo, i-announce ko yung dalawang mananalo ng helmet. At as much as possible, kung kaya niyong pumunta, pagka-push ko, kunin niyo agad yung helmet dito, walang problema. Okay? Salamat po. Magandang gabi. Sir, ito sir, videoan natin sir ha. Sir, harap ka sir. Pinuhuli mo ako for illegal parking. Opo, pumarada po kayo dyan, bawal po. One side parking po tayo. Ang ginawa ko, nag-pick up, tumigil ako, mag-pick up pumarada ng po kayo. Asawa ko. Bawal po pumarada. Pero tinitikitan mo ako ng illegal parking. Po, kasi one side parking po tayo. Ay, hindi naman ako nag-park dahil pumarada po tayo. Tumigil lang ako. Huminto. Huminto ako para pick upin ang asawa ko. Opo, kaya pero, bawal po yun. Pero, bawal po tayo sa pinagparadaan natin kasi hindi nga ako parada. Pero allowed ako mag-stop. Pero allowed ako mag-stop, mag-pick up. Nasa drop-off area ako. Hindi po drop-off area. Ha, ito. Bawal po tayo. Drop-off pick-up area. Ito, drop-off pick-up area to. So anytime pwede ako mag-stop dito, mag-pick up. Bawal okay po tayo dyan. Ang drop-off po natin, dapat po sa tamang lugar. Ito nga, oh, drop-off. Kaya nakatabi ako. Drop-off ito. Tapos titikitan mo ako ng opo, illegal parking. Pipirma na lang po. Ay, hindi ako pipirma. Sige po, repista sa'yo. Nalagay ko na lang po. Wala pong problema. Ano po, sir, ang pangalan niyo, sir? Andito po, sir. Abila. Opo. Abilia. Opo, wala pong problema. Tinitikitan mo ako ng illegal parking gayong ako ay nag-stop lang para mag-pick up. Tama po. Nasa tamang drop-off area po ako. Ay, wala po, hindi po tama. No parking area po. Paliwanag niyo naman na maayos. Grabe naman ngayon. Ito po. No parking area. No parking doon sa side. Dito pero po. Tignan mo. Tabaan po na to. Tignan mo nasa drop-off pick-up area ako. Ayun o, kita sa video, nasa loob ako ng drop-off pick-up area. Hindi po, sir. Yan. No parking area po. Dito ko napansin nyo, kayo lang po nag-iisa.
Pakita niyo po sa video niyo na nag-iisa lang. Kaya nag-iisa ako dahil isang sasakyan lang kasi rito sa drop-off pickup area. Kaya nga po, kailan tinikitan kasi nag-iisa lang kayo sa no parking area. Salamat po. Porque nag-iisa ako eh.